kaakibat ng pag-unlad ng isang bayan ay ang pagbabago. Sa Maynila, ang pagpapanibago ng mga kalsada ay minsan ding nagiging dahilan ng pagkakaalis ng mga landmark at iba pang bagay na minsan naging parte ng kasaysayan ng lugar. Halina't balikan natin ang mga bagay sa Maynila na minsan nagbigay ng kulay sa kasaysayan nito. Mga bagay na maaaring alaala na lamang ng mayamang kasaysayan ng lungsod. Lechero. Marahil ay nakakakita pa rin tayo lalo na sa mga probinsya ng mga nagtitinda ng gatas ng kalabaw na nakalagay sa mga plastic o minsan ay sa lumang bote. Pero noong panahon ng ating mga ninuno na hindi pa uso ang plastic at bote, maraming mga lechero ang lumilibot sa bawat komunidad na may daladala o sunong-sunong na malaking pichel na gawa sa metal o gawa sa pinatuyong upo na may lamang sariwang gatas ng kalabaw. Araw-araw silang nagrarasyon ng gatas sa kanilang mga parokyano sa lugar na ang klase ng pagbabayad ay buwanan. Kalimitang babae ang isang lechero na imbis na bitbit ang pichel ay sinusunong nila ito. Nagdadala din sila ng tsupa na gamit naman bilang panukat sa gatas. Noong panahong iyon, may mga malalaking supplier naman ng gatas ng kalabaw na maaari mong kontratahin para magdala ng gatas araw-araw sa inyong bahay. Subalit mas pinipili ng marami na sa mga lechero bumili, bukod kasi sa mabilis ang mga ito ay lagi pang on time kung dumating. Fiesta Carnival. Bago pa man nauso ang Star City, Enchanted Kingdom at ang mga inabot pa ang Big Bang sa Alabang at ang Boom na Boom sa Philsite. Ang mga bata maging ang mga nakatatanda ay una ng pinasaya ng Fiesta Carnival. Ito ay isang indoor amusement park na matatagpuan sa Cubao. Para sa mga bata na may simpleng kaligayahan, ito ang kanilang itinuturing na Disneyland ng kanilang kabataan. Sa mga ipinanganak noong dekada 70 hanggang 90 ay maaaring natatandaan din nila ang carousel, caterpillar, horror train, mini ferris wheel, roller coaster, go-karts, mga dinosaurs at kung ano-ano pa. Ang lugar ay mas maihahalin tulad natin sa peryaan sa ngayon. Noong taong 2000, ang Fiesta Carnival ay na-relocate sa tabi ng Automatic Center Cubao Branch at ginawa itong outdoor amusement park. Subalit ang saya na hatid nito ay unti-unting naglaho hanggang sa tuluyan na itong ipasara. Kinalaunay pinalitan ito ng EGS Building na isang call center company. Puente de España o ang Bridge of Spain. Iba sa pagkakaalam ng nakararami, ang Puente de España at ang Jones Bridge ay hindi pareho. Sa katunayan, ang dalawang tulay na ito ay minsang parehong makikitang nakatayo ng magkatabi hanggang sa tuluyang matapos ang Jones Bridge at kinailangang gibain ang Puente de España. Opisyal na binuksan ng Puente de España noong January 1, 1875. Pinalitan nito ang Puente Grande na isang tulay na binuksan noong 1630 na nagdurugtong sa Intramuros papunta sa sentro ng komersyo noon, ang Binondo. Kalaunay pinalitan ito ng isang tulay na gawa naman sa purong bato na tinawag na Puente de Piedra noong 1814. Subalit dahil sa malakas na lindol na tumama sa Maynila noong 1863, malubhang tinamaan ang tulay na kinailangan muling ayusin at mula noon ay pinalitan na rin ang pangalan nito bilang Puente de España. Maraming taon na nagsilbing daanan ng mga kalesa at tranvia ang Puente de España. Subalit noong taong 1914, isang bagyo ang Noy na nalasa sa Pilipinas na naging dahilan ng pag-apaw ng Pasig River at sinira din ito ang gitnang bahagi ng tulay. Dahil dito, nagtayo ng bagong tulay ang mga Amerikano noong 1916 at sinimulan nga nilang itayo ang Jones Bridge. Noong taong 1921, ang Jones Bridge ay tuluyan ang naitayo na halos nasa tabi ng Puente de España. Nang ito'y buksan para sa publiko, tsaka natuluyang giniba ang Puente de España. Muling nirestore ang Jones Bridge na ngayon ay dagdag atraksyon sa Kalakhang, Maynila. Ang orihinal na Rustan sa Makati. Itinayo noong 1970, ang orihinal na Rustan sa Ayala Avenue ay puntahan ng mga mamimiling nagnanais mag-shopping ng mga dekalidad na produkto. Ito ay isa sa pinakaunang tindahan na binuksan ng Rustans na pag-aari ng mga Tantoco na kalaunay naging department store.
naging iconic ang Rustan sa Makati dahil na rin sa kakaibang disenyo ng istruktura nito na dinisenyo ni Architect Jose Sala. Isang hugis kahon na tindahan na tinakpan ng eleganteng kulay asul na tiles na animoy nagsasabi sa mga mamimili na ang Rustan's ang pinakamodernong shopping center noong panahong iyon. Kalaunay ni renovate ang naturang tindahan at tila na wala na din ang dati nitong ganda at dahil na din sa mga nagsulputang mga shopping malls sa kalapit na lugar. Botica Boy. Ang pioneer drugstore sa Pilipinas na mas nauna pa sa Mercury Drug, tumatak ito sa mga mamimili dahil sa pintuan nitong dekuryente at ang soda fountain kung saan nakaka-order ang mga bata ng chocolate ice cream soda. Itinatag noong 1830 ng isang Spanish physician na si Lorenzo Negrao. Napunta ito sa iba't ibang nagmamayari hanggang sa mapunta ito noong 1884 kay Reinhold Boy na ipinangalan din sa kanya. Si Reinhold Boy ay dating trabahador lamang ng isang butika sa eskolta na pagmamayari ni Von Boris. Noong ang naturang butika na kanyang pinagtatrabahuhan ay lumago, dinala siya sa Vigan upang magbukas ng panibagong branch. Subalit dahil sa legalidad ng tindahan sa lugar, kailangan itong ipangalan sa kung sino ang nagtayo nito. At dahil wala doon si Boris, ipinangalan na lamang ito kay Reinhold Boy. At doon nagsimula ang butika ni Boy. Noong taong 1918, ang ownership ng Botica Boy ay nalipat sa isang grupo na nasa likod ng Philippine American Drug Corporation at iniba nila ang pangalan nito sa Padco Boy na tuluyan din namang nagsara noong 1960s. Manila COD Christmas Display. Sa halos napakaraming mga bagay na nagbigay ng kulay sa Cubao, maituturing na ang Manila COD Christmas Display ang pinakatumatak sa mga Pilipino. Ang tinaguriang star ng panahon ng Kapaskuhan. Maraming pamilyang dumarayo sa naturang pasyalan na minsan ay nanggagaling pa sa mga karating probinsya. Ito ay isang palabas kung saan ipinapakita ang ilang mahalagang senaryo sa buhay ni Jesus sa pamamagitan ng mga figurine at estatwa na mistulang buhay dahil sa makulay nitong palamuti. Ang kauna-unahang palabas ay noong taong 1957 noong ang Manila COD ay nasa Avenida pa hanggang sa mailipat ito sa Araneta Center sa Cubao noong 1966. Nagkakaroon ng iba't ibang tema ang naturang display depende sa okasyon at panahon. Nagsara ang COD noong taong 2002, subalit inadapt ang parehong tema nito ng Green Hills Shopping Center sa Ortigas na makikita hanggang sa ngayon. Ang 19th Century Pasig River Lighthouse. Noong 19th century, sa panahon ng pananakop ng Espanyol, ninais ng gobyerno na gawing moderno ang maritime industry ng bansa na malaki ang magiging tulong sa Acapulco galleon trade. At ang isang hakbang na kanilang ginawa ay ang pagpapatayo ng Pasig River Lighthouse na maituturing na kauna-unahang parola sa Pilipinas. Itinayo ito sa bunganga ng Pasig River noong 1642, sa panahon ng administrasyon ni Governor General Sebastian Hurtado de Corquera. Noong panahong iyon, ang parolang ito ay sikat na landmark na mistulang nagwe-welcome sa mga vessels na nasa paligid ng Manila Bay na pumapasok sa Pasig River. Sa paglipas ng panahon, dahil sa unti-unting pagpapalawak ng Port of Manila, ay naisama ito sa kinailangang i-demolish noong taong 1992. Manila Grand Opera House. Makikita sa Rizal Avenue sa Santa Cruz, Manila. Ang Manila Grand Opera House ay lugar para sa mga taong nagnanais malibang sa medyo classical way. Mula sa mga operas hanggang sa mga stage shows, ang Manila Grand Opera House ay pinagdarausan ng maraming cultural events na malaki ang naging tulong sa paghubog ng kasaysayan ng teatrong Pilipino. Minsan itong itinuring na cultural center ng bansa, well-ventilated at napakalawak ng loob nito. Dito nagpe-perform ang iba't ibang opera companies sa iba't ibang mga bansa. Pinagdarausan din ito ng Rizal Day celebrations at mga sarsuela. Noong taong 1943, ang pwesto na kinatatayuan ng Manila Grand Opera House ay binili ni Toribio Teodoro na may-ari ng Tibay Shoe Factory at tinayuan ng mga commercial buildings. Noong 1960s, ginawa naman itong movie theater hanggang sa binili muli ang lugar ng isang negosyante. Sa ngayon, ang lokasyon ng Manila Grand Opera House ay kinatatayuan ng hotel at mga kasino. JD Transit Bus. Itinayo noong 1940 ni Vicente Heras, ang JD Transit ay minsang naghari sa Kalakhang, Maynila. Sa katunayan,
Ang mga Pilipino na nanirahan at nagtrabaho sa Maynila noong dekada 50 hanggang 70 ay minsang sumakay sa mga iconic na kulay pulang bus na ito sa tuwing papasok sa trabaho araw-araw. Bilang pioneer ng bus industry sa Pilipinas, ang JD Transit ay isa sa mga founding member ng Bus Operator Association of the Philippines na itinatag noong 1954. Ang kumpanya ay gumamit ng Ford mula noong 1946. Ang mga driver at konduktor ng bus ay pawang magagalang at required na magsuot ng uniforme. Noong dekada 80, dahil sa oil crisis, labor union strikes at pagsibol ng Metro Manila Transit Corporation na pag-aari ng gobyerno, unti-unti ding nalugi ang JD Transit. Hindi na ito nakarecover hanggang sa tuluyan na itong magsara. Naway nadagdagan ang inyong kaalaman sa mayamang kasaysayan ng Pilipinas. Hanggang sa susunod na kwentong kasaysayang Pinoy, maraming salamat sa panonood at mabuhay ang Pilipinas!